Tuwas sa mga kamani magnet, naririto naman tayo para alamin ang mga kaswertihang dulot ng maswerteng bahay sa taong 2024. Ang una sa listahan para maging maswerte ang tahanan ay bigyang focus o pansin ang inyong main door o pintuan. Sa main door pumapasok ang enerhiya papunta sa loob ng bahay. Kaya magiging maswerte kung nasa tamang pagkakaayos ang iyong tahanan. Ayon sa feng shui expert, mahalagang bigyan ng pansin kung saan nakatapat ang iyong main door at ang kulay ng pintuan nito. Mas mainam na ito'y nasisikatan ng araw para pumapasok ang enerhiya na positibo. Kapag nasisikatan ng araw, pumapasok ang swerte sa tahanan. Kinakailangan ding matibay ang pinto upang ligtas at protektado. Mas swerte ang pintuang gawa sa kahoy kaysa naman sa salamin. Mas swerteng pwesto ng pintuan ay may maluwag na espasyo sa loob at labas. Mainam na may ilaw sa labas ng pinto upang magsilbing ilaw ng enerhiyang papasok sa tahanan. Maswerte din kung ang hallway ay bubungad pagpasok ng pinto ay garden naman sa labas. Mainam na may chandelier o hallway na nakaharap sa main door. Kailangan papasok ang pintuan para papasok din ang swerte sa iyong tahanan. Pagdating naman sa living room o sala, dapat tama lamang ang laki ng iyong sala. Kailangan may sapat na espasyo upang makaikot ang swerte. Iwasang maglagay ng matutulis na bagay at nanakausli o nakalawit sa bahay para hindi rin mausli ang swerte ay hindi harangan. Malas sa paglalagay ng mga agresibo o mabangis na larawan ng mga hayop sa dingding sapagkat ang mga tao sa iyong tahanan ay manggiging mabangis din. Huwag mo ring itatapat ang salamin sa hagdanan para walang magkasakit sa iyong tahanan. Ang mga estatwa na nakalahad ang kanilang mga palad ay malas para ka rin nanlilimos ng pera. Iwasang maglagay ng nakalahad na estante na yan dahil maaari itong kumontra sa mabuting enerhiya na pumapasok sa iyong tahanan. Tandaan mo, sa loob ng sala tayo tumatanggap ng mga bisita. Panatilihin mo na ang living room o sala ay maaliwalas, maayos at maluwag. Tandaan mo rin na ang kitchen o hapagkainan ay pumapasok ang abundance and prosperity. Mabilis pumasok ang swerte kung mapapanatiling malinis at maaliwalas ang kusina. Kailangang simple pero maliwanag ang kulay sa paligid o dingding ng kusina. Mahalaga rin ang pagkakaroon ng larawan o painting ng mga disenyo ng pagkain para mamanifest o ma-attract mo siya. Malas ang pagkakaroon ng triangle o kaya naman ay rectangle na lamesa. Mas mainam na ito ay bilugan para umiikot ang swerte. Malas ang pagkakaroon ng mga kitchen na may mga nakadisplay na kutsilyo. Dahil ang mga kutsilyo na yan ay hindi dapat nakadisplay, dapat itong nakatago para hindi magdulot ng kamalasan sa buhay mo. Pagdating naman sa bedroom, huwag kang maglalagay ng dobleng kama na magkatabi. Dodoble rin ang inyong kapareha. Pati na rin ang salamin na nakatapat sa kama kung saan kita ka habang natutulog ka. Dumudoble ka sa salamin kaya dumudoble rin ang kapareha. Isa sa inyong mag-asawa ay pwedeng mangalunya o magkaroon ng kirida o kabit. At ayaw natin yan kaya huwag mong ipupuesto ang salamin sa harapan ng kama. Huwag ka rin maglalagay ng anumang painting o pabigat sa ibabaw ng iyong kama. Magiging mabigat ang iyong buhay at maghihirap ka talaga. Mas mainam na ang ibabaw ng kama ay walang kahit anong pabigat, chandelier man yan, ilaw man yan o painting man yan o isa pang kama. Huwag mong hayaan na ganito ang mangyayari sa iyong kama dahil ayaw naman natin na malasin ka. Mas mainam ang pwesto ng kama ay nasa command position. Pag sinabi mong command position, hindi nakikita ang pintuan ha, para ikaw ay swertihin. Ang banyo naman. Pagdating naman sa banyo natin,
dapat ito ay laging malinis. Tandaan mo rin, ayon sa feng shui, swerte ang banyo na laging tuyo ang sahig at may malamig na temperatura sa loob. Mainam na gumamit ng marble o granite. Swerteng kulay sa banyo ang puti, itim at asul. Pero huwag mong sosobrahan, limitahan mo lamang at yung tama lang kasi anumang sobra ay hindi na maganda. Limitahan mo lamang sa maganda sa paningin mo. Alam mo naman kung ano yung maganda, di ba? Huwag mo itatapat ang inodoro sa pintuan. Malas po yan. Kasi pinaplush mo dito yung dumi mo at para mo na rin pinaplush ang kaperahan. Tandaan mo rin na huwag mong hahayaan na sobrang sikip ng bathroom o kaya naman ang comfort room. Kailangan malaya kang nakakagalaw. Pagdating naman sa iyong mga bintana, malas ang pagkakaroon ng triangle na bintana o may matulis na gilid. Ang mga matutulis na gilid na yan ay tinatawag na poison arrow. Kapag maraming poison arrow sa iyong tahanan, ito'y maaaring makapagdulot ng kamalasan. Tandaan mo rin na swerte ang mga bilugan, kwadrado at parihabang bintana. Kung ang bintana mo ay nakaharap sa ospital, cemetery, malapit sa mga negatibo na enerhiya, maaari mong ma-attract ito. Kaya pwede kang malasin sa buhay. Kaya iiwas mo, lagyan mo ng takip o kaya naman lagyan mo ng pangontra para hindi pumasok sa tahanan mo ang anumang kamalasan na yan. Mas mainam na nag-iingat tayo para sa ganun ang mga manifestation ay hindi mangyari sa buhay mo. Hindi mo mamanifest ang anumang kamalasan. Nang sa ganun, ikaw ay swerte sa buhay. Lalo na ngayong 2024. Ang study room naman o kaya naman ginagawa rin nating office room kung saan tayo nag-work o kung saan tayo nag-aaral ay dapat mo rin bigyan ng pagpapahalaga. Ayon sa feng shui, expert yan, iwasang nakaharap sa kusina o banyo ang mga pintuan na nakadirektang nakatapat sa iyong lamesa. Ang enerhiya kasi nito ay maaari mong ma-adapt kung saan mabilis kang mapapagod at parang walang gana. Kaya naman hindi ka nagkakaroon ng success sa ginagawa mo dahil mas mabilis kang mapagod kapag ang working table mo ay nakatapat sa pintuan ng banyo o kahit anong pintuan pa yan. Iwasan ding magkaroon ng sinag ng araw sa sinusulatang lamesa. Maari kasing lumakas ang enerhiya at maari itong magdulot ng kamalasan. Swerte kung ang lamesa ay nakaharap sa bintana na walang nakikitang plug fall at electric wire fall at hindi mausok para hindi ka malasin. Pagdating naman sa garden natin, bigyan mong halaga. Huwag mong lalagyan ng balon o anumang hukay na nakatapat sa pintuan. Malas din po kasi ang anumang hukay. Para ka kasing nag-iengganyo na meron sa pamilya mo na mamatay o kaya naman ay bawian ng buhay. Ang hukay kasi ay sumusimbolo sa ganyan. Iwasan mo ang anumang hukay na nakatapat sa pintuan para hindi ka malasin. Protektahan mo ang iyong pamilya para sa ganun kayo ay magkaroon ng mahabang buhay. At yan lamang po mga ka-money magnet. Thank you very much!